Rika, ano ka ba naman? Anak mo ang batang ito? Anong ginagawa mo? Bakit mo siya ginagawang kasambahay, katulong, utusan? Iha, kapag nalaman ni Choy ang mga bagay na ito, siguradong magagalit yun sa'yo. Ikaw din. Bahala ka. Tia, pwede ba? Huwag na kayong mangialam sa akin. Alam kong ginagawa ko, hindi na ako bata. Isa pa, hindi porke ikaw ang nagpalaki sa akin, ay meron na kayong karapatang pakialaman yung mga gusto ko. Itong buhay ko, pinili ko to. Alalahanin ninyo, malaki pa ang utang niyong pera sa akin. Baka gusto mong sigiling kita ng maaga. Ano? Yan ang sabi ni Rika sa kanyang tiyahin. Agad namang nakaramdam ng kaba itong si Aling Cynthia. Alam niyang malaki ang kanyang pagkakautang dito. Malaking halaga. At kahit siya pa nga ang nagpalaki kay Rika, syempre, takot siyang masingil. Hindi pa raw siya handang magbayad. Wala pa siyang pambayad eh. Ganoon pa man, hindi maiiwasang maawa talaga itong si Aling Cynthia sa batang si Bianca. Nais niya nga itong tulungan. Kaya lang, ano nga ba ang kanyang magagawa? Wala siyang lakas ng loob dahil isang kahig, isang tuka nga lamang sila. Tadtad pa ng utang ang kanyang pamilya dito kay Rika na kanyang pamangkin. Ang batang si Bianca, masipag, mabait, masunurin at magalang. Kaya ang mga tao, tila ba nagtataka kung bakit ganoon ang pagtatungan itong si Rika sa kanyang anak na ito? So what kung itong si Bianca ay anak sa pagkadalaga ng kanyang ina? Hindi pa rin yung sapat na rason upang siya'y ganituhin para itrato na parang iba. Isipin ninyo kung gaanong kasakit para kay Bianca ang ganitong klase ng sitwasyon. Itinuturing siya ng kanyang ina na para bang hindi sila magkakilala. Para bang kahit anong gawing sipag at galing nitong si Bianca, hindi siya kayang kilalanin ng kanyang sariling ina. Tulad nga ng sinabi ni Rika, kailangan niya raw itago ang pagkatao ni Bianca dahil kapag nalaman daw ng kanyang Koreanong kasintahan, ang katotohanan ay baka hindi na nga raw siya panindigan. Ang alam kasi ng Koreanong iyon na si Choi, dalaga pa itong sa Rika. Parang nga naman hindi mapurnada ang kanyang magandang kinabukasan. Handa siyang itago ang pagkatao ni Bianca. So what? Eh sa bagay kung tutuusin. Mulat sa pool naman, hindi niya nga ito pinapahalagahan. Dahil galit na galit siya sa ama ng batang iyon. Sukdulan ang kanyang galit sa ama ni Bianca na kanyang dating kasintahan. Maraming kamag-anak si Rika na nais nang aminin nga ang buong katotohanan. Kaya lang, tikom pa rin ang kanilang bibig. Oo't naaawa kay Bianca, pero hindi sila maaaring umamin. E paano ba naman? Malaki nga ang kanilang pagkakautang kay Rika. Malaking halaga. Sabihin na nga lamang natin, ginamit na pagkakataon ni Rika na pinapautang niya ang kanyang mga kamag-anak upang mailihim ang kanyang sekreto. Ang Koreanong si Choi na kanyang kasintahan ay nais magpagawa ng isang malaking mansyon. Bakit nga naman hindi? Afford naman niya. Bumili nga ito ng lupa sa tabi ng dagat, malapit sa beach. Sa mismong lugar kung saan nakatira itong sina Rika. Ang lugar kung saan siya lumaki. Alam niyo ba mga ka-Vonimalia, awang-awa ang kanilang mga kamag-anak dito kay Bianca. Kaso, wala nga silang magagawa. Matagal ng patay. Matagal ng yumao ang tunay na ama ni Bianca dahil sa isang malubhang karamdaman. Ang karamdamang ito ay pilit niyang inilihim kay Rika. Kaya nang siya mawala sa mundong ito, labis na galit ang naiwan sa puso ni Rika kasi pakiramdam nga niya, iniwan siya sa ere.
E palibhasa nga noong mga panahong yun, napaka-immature pa nga niya. E nagkataon pang magmula ng pumanaw ang tunay na ama nitong si Bianca, umalis na ang mga kamag-anak nito. Umalis na sa islang iyon. Mahirap kasi talaga ang buhay doon. Ngayon, si Bianca, walang kaide-ideya sa kung anong balak niya sa kanyang buhay. Wala siyang ibang magagawa kundi ang magtiis sa poder ng kanyang ina. Mahal niya ito. At para nga sa kanya, maaaring sumasama ang kanyang loob, maaaring meron siyang hinanakit sa kanyang sariling ina. Pero para sa kanya, ang ina ay hindi mo maaaring ipagpalit. Maaari kang makakilala ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Pero ang iyong ina ay nag-iisa lang. Kaya ayaw niya ngang mawalay dito. Kaya ang nangyari, ang buong akala nga nitong si Choi, malayong kamag-anak lamang itong si Bianca. Ito kasing si Bianca, kahawig ng kanyang ama, hindi ng kanyang ina. Kaya hindi masyadong halata. Sa kutis pa lamang. Ibang-iba na. Si Bianca ay ginawang utusan sa lugar na iyon. Tagaluto, tagalaba, tagaayos ng hardin, at marami pang iba. At dahil nga kamag-anak ito ni Rica, para kay Choi dapat lang na ito'y sahuran nang tama ang halaga. Kaya itong si Bianca kahit papaano nakakaipon ng pera. Maging ilang mga kaibigan ng high school. Mga kababata nga nitong si Rica ay nagtataka na dahil hindi inay o mama ang tawag nitong si Bianca kay Rica. Ang utos nga kasi ni Rica ay wag na wag ipaparamdam o ipapakita nitong si Bianca na inay niya itong si Rica. Kaya sa matagal na panahon itong si Bianca, sinosolo lamang ang lahat ng problema sa kanyang buhay kasi bawal nga siyang humingi ng tulong o patnubay sa kanyang tunay na ina. Ilang beses man niyang subukan, palagi siyang bigo. Walang puso ang kanyang ina sa kanya. Sa dami ng mga pangyayaring ito, nahirapan si Bianca ang pagsabayin ng pag-aaral at ang pagtatrabaho. Isang dahilan pa kaya napatigil sa pag-aaral itong si Bianca ay nabuntis itong si Rica ng kanyang kasintahang Koreano. Ang mahirap dyan, mukhang cesarean pa ito. At walang ibang mag-aalaga at mauutusan si Rica kundi itong si Bianca lamang. Kaya itong si Bianca, ilang beses mang planuhin na umalis, palaging nauudlot. Palagi siyang pinipigilan ng kanyang damdamin, ng kanyang konsensya. Ang Koreanong si Choi ay hindi naman palaging nasa Pilipinas. Madalas nga itong bumalik sa Korea dahil marami nga itong pag-aari doon, mga negosyo doon. Pero sabi nga niya, pangarap niya ang sa Pilipinas na nga lamang manirahan. Isang araw, Bianca, halika nga rito. Bakit bang tigas ng ulo mo? Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabihan na kita mag-ingat ka. Ang bunga nga mo. Alam mo ba? Muntikan ka ng marinig ng asawa ko. Mabuti na nga lamang at umalis siya ngayon. Ang balik niya next month pa. Eh kung nagkataong narinig ka nun. Ha? Eh di sira ang mga plano ko. Kung sinasabi ko sa iyong tumahimik ka. Pag sinabi ko sa iyong tawagin mo akong tita. Ano ba? Mahirap bang maintindihan yun? Inay ka ng inay. Tigas ng ulo mo. Yan ang galit na sabi ni Rica kay Bianca. Ang tugon naman ito, pasensya na po talaga. Huwag po kayong magalit sa akin. Hindi ko po sinasadya ang mga bagay na yun. Kasi, kaya po ako tawag ng tawag sa inyo kasi meron po akong gustong alamin. May gusto po akong malaman.
kailan po ba ako maaaring bumalik sa pag-aaral? Napag-iiwanan na po kasi ako ng mga kaibigan ko, ng mga kababata ko. Ilan sa mga teachers ko po ay kinakamusta ko. Ang tanong po nila ay kung babalik pa ba ako sa pag-aaral. Sayang naman daw po yung mataas kong mga grado. Tsaka, pasensya na po talaga kasi napakahirap po sa aking sundin yung utos niyong tawagin kayo ng tita. Matagal ko na po kasing nakasanayan na tawagin kayong inay. Mahirap po sa akin basta baguhin yun. Lalo na kung biglaan. Kaya patawarin niyo po ako. Yan ang sabi ni Bianca. So anong gusto mong palabasin? Ha, Bianca? Na ikaw lang ang nahihirapan? Na okay lang ako? Baka akala mo kung gaano kahirap para sa akin ang sitwasyon ko ngayon. Palibhasa kasi, feeling mo palagi aping-api ka, di ba? Alam mo kung tutuusin, dapat maging thankful ka sa mga ginagawa kong ito. Ha? Huh? Kung di dahil sa mga ginagawa ko, wala kang kakainin sa araw-araw. Wala kang magandang tirahan ngayon at sa malamang. Wala ka lalong maaabot sa buhay mo, di ba? Palibhasa kasi selfish ka eh. Sarili mo lamang ang iniisip mo. Isipin mo nga, napakaswerte mo. Ang kapalit ng pagtawag mo sa akin ng tita. Ang kapalit ng mga bagay na ginagawa mo ngayon ay magandang kinabukasan para sa'yo. Hindi ba't napakadali ng buhay mo? Palibhasa ang mga bata ngayon, hindi nyo alam kung gaanong kahalaga ang pera, kung anong kayang gawin ng pera sa buhay natin. Yan ang sabi ni Rica sa kanyang anak. Si Bianca napaiyak na nga lamang dahil para bang sa mata ng kanyang ina, mababaw na bagay lamang para sa kanya ang kondisyon at sitwasyon ni Bianca. Ang pakiramdam kasi ni Bianca, nawala na nga siya ng ama, tila ba nawala na nga din siya ng ina. Ang mahirap dyan, naiinggit na nga siya sa kanyang mga dating mga kaibigan, mga classmates ng elementary, dahil ang mga ito, malapit nang makapagtapos ng high school. Next year, third year na nga sana ito. Sayang. Pagkalipas ng ilang pang mga buwan, nanganak na itong kanyang inang si Rica. Sa malamang, siya rin na mag-aalaga ng kanyang kapatid sa ama. At wala siyang pagpipilian. Napakakit ng bata ngayon. Napakalambing. Kaso nakakalungkot dahil kitang-kita nga nitong si Bianca na mas mahal ng kanyang ina ang sanggol na iyon. Masakit para kay Biancang makita na itinuturing nga siyang iba ng kanyang sariling ina at kailangan niyang magtiis. Wala siyang pagpipilian eh. Mabait naman sa kanya ang Koreanong si Choi dahil nga buong akala nga nito ay malayong kamag-anak lamang siya ng kanyang ina. Isa pa, thankful kasi si Choi dahil itong si Bianca ang nag-aalagang mabuti sa kanyang anak. Kung sa bagay, hindi naman siya nagugutom. At pag umuwi ng Pilipinas ang Koreanong si Choi, palagi siyang may pasalubong. Pamilya na ang turing sa kanya. Kaya nga minsan naiisip niya, ano pang rason ng pagtatago ng buong katotohanan? Bakit pa? Bakit kailangang ilihim pa? Eh kung pamilya na nga ang turing sa kanya, parang kadugo talaga. Hindi nga malilimutan itong si Bianca. Nung minsang umuwi galing Korea itong si Choi, napakarami nga niyang iniabot na pasalubong sa kanya. Mga personal na gamit, mga tsokolate, mga sapatos. Nang hindi na nga nakatingin ng Koreano sa kanya, nako, halos lahat binawi ni Rica sa kanya. At sinabing wala raw karapatan itong si Bianca na tumanggap ng kahit na ano mula kay Choi.
Napaiyak na nga lamang itong si Bianca dahil napakalaki ng kanyang pakihinayang sa mga gamit na iyon. Sana nga daw ay maaari niya nang ibenta sa tamang halaga ang mga gamit na iyon para magkaroon siya ng cash. Nais nga naman talaga niyang magkaipon, magkaroon ng sariling pera. Lahat ng mga ito para siya'y makabalik na nga sa pag-aaral. Kaya naman magmula noon, palaging lumalayo itong si Bianca sa kanyang ina tuwing uuwi ang Koreano para at least bigyan man siya nitong si Choi ng mga regalo, agad niya nga itong itatago para hindi na nga ito makita ng kanyang ina na kadalasang busy naman sa kanyang anak na bunso. Para kasi kay Bianca, walang pakialam itong si Bianca sa mga tao sa paligid niya. Kung siya man ay mag-aaral, kung siya man ay bumalik sa paaralan, kung siya man ang pinakamatandang estudyante sa school na iyon, okay lang. Dahil ang mahalaga, makabalik siya sa pag-aaral at makuha niya ang tamang edukasyong magagamit niya sa hinaharap. Bakit siya mahihiya? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng effort ay magbubunga kung sana nga lamang ay susuportahan siya ng mga tao sa paligid niya. Kaya lang, anumang gawing sikap at sipag ni Bianca, hindi ito na-appreciate ng kanyang ina. Ngayon, si Bianca ay dalagang dalaga na. Hanggang sa puntong ito, nasa piling pa rin siya ng kanyang ina. Inaalagaan ang kanyang kapatid sa ama. Isang araw, isang high school classmate nga niya ang kanyang nakita. Best friend niya nga ito. At ang taong ito, muli siyang pinayuhan. Tutal. Ang kanyang ina ay naglilihim din naman sa kanyang partner ngayon na isang Koreano. Bakit hindi niya gawin ang parehong bagay? Bakit daw hindi siya humanap ng isang binata na maaari niyang maging kasintahan? Tapos pagdating ng araw, asawahin din niya. At baka sakaling makaahon din daw siya sa kahirapan. I mean, diba? Bakit hindi? Naisip nga ni Bianca, aba, may punto ang kaibigan niyang yun. Kaya, bakit hindi niya nga subukan na humanap ng isang taong maaari niyang maging kasintahan na maglalayo sa kanya sa lugar na iyon? Kaya lang naisip niya, ayaw niyang gumaya sa kanyang ina. Ayaw niyang manggamit ng kapwa. E biglang naisip niya na hindi naman niya kailangan manggamit ng tao o manloko. Dahil ang pag-ibig, nandiyan naman talaga. At sa matagal na panahon, hindi ba nga usong-uso ang mga k-drama, yung mga opa-opa. Kaya mukhang itong si Bianca, Koreano na rin ang tipo. Kaya feeling ko, magkaroon man siya ng kasintahan na isang Koreano? Feeling ko, agad siyang oo. Isang araw, habang itong kanyang ama-amahang si Choi ay nagpapahinga sa salas, palibhasa, marunong na nga itong magtagalog, lumapit sa kanya itong si Bianca. At nagpaalam sa kanyang tito Choi na baka naman maaari siyang mag-aral muli. Tulad ng sabi ni Choi, wala nga namang problema. Ang tanong nga niya, bakit daw ngayon lang siya nakaisip? Para bang all this time, ang alam nitong si Choi, si Bianca, ang ayaw bumalik sa pag-aaral. Ay nako, Rika naman, sinisiraan mo talaga ang iyong anak? Tibay mo naman. Nang parehong araw, kinausap ni Choi ang kanyang asawang si Rika at sinabing balak nga niyang pag-aralin ang kamag-anak nitong si Bianca. Nakaw! Halos umusok ang ilong ng babaeng ito. Galit na galit kay Bianca. Para bang sa pagkakataong ito? Nako, mukhang ang plan A talaga niya ang kanyang susundin. Ang magkaroon ng isang kasintahang maaaring maglayo sa kanya sa magulong mundong iyon. E paano ba naman? Baka daw kasi pag hindi pa siya gumawa ng paraan, ang sama ng loob niya sa kanyang ina ay tumindi ng tumindi.
sumabog. At baka mamay makapagsabi pa nga sinang hindi maganda. Mga bagay na maaari niyang pagsisihan sa matagal na panahon. Ang gusto nga niyang mangyari ay makalayo na sa lugar na iyon. Sa pagkakataong ito, si Rica, hindi lamang iba ang turing at tawag kay Bianca. Ngayon, halos wala na nga siyang pakialam dito. Ang buong mundo niya umiikot sa kanyang bunso. Ang Koreanong si Choi walang kaalam-alam sa sitwasyon ni Bianca. Hindi niya alam na sa matagal na panahon, walang tinatanggap na bayad o pera itong si Bianca. Walang ibinibigay ang kanyang partner na si Rica. Hindi niya alam na tumigil sa pag-aaral itong si Bianca dahil mismo kay Rica. Ang alam nga ni Choi, itong si Bianca ay kumikita every month mula sa bigay na pera nitong si Rica. Nilalaanan niya kasi ng sahod itong si Bianca. Siguro umaabot ng 12 hanggang 15 mil buwan-buwan. Yun ang akala niya. Isang araw, na-realize nga nitong si Choi na bakit nga ba hindi niya isama ng Korea itong sina Rica kasama ang kanilang anak. Para makapagbakasyon man lamang, makapag-enjoy man lamang. Pero syempre, mahihirapan nga itong si Rica na mag-alaga ng kanyang anak. Kaya, masama man sa kanyang loob, kinailangan niyang isama itong si Bianca. Dahil na rin, ito ang hiling sa kanya ng kanyang partner na si Choi. Doon sa Korea na malagi ang kanilang pamilya. Makalipas ang ilang mga buwan, sino mag-aakala na ito palang si Bianca ay mayroong nakaka-chat sa kanyang cellphone, isang binatang Koreano. Nagkataong taga-Seoul nga ito. Ang binatang ito, nakipagkaibigan nga rito kay Bianca. At naisipang makipagtagpuan dito. Bakit nga naman hindi? Kaya na nga ni Bianca ang kanyang sarili. Alam na nga niya ang pasikot-sikot at syempre, maalam na nga siya ng lingwahe nila. Sabi ko nga sa inyo matalino nga itong si Bianca. Hindi nagtagal, naging matalik na magkaibigan ang binatang Koreanong iyon na si Jiyoung at itong si Bianca. At least kahit papaano, meron siyang napagsasabihan ng kanyang sama ng loob. Si Jiyoung, masipag, mabait, romantiko, talintado, at napaka-friendly. Alam nyo ba? Mismong si Bianca ay nagulat nang mapag-alaman niya na itong si Jiyoung ay nagmula pala sa isang mayamang pamilya. Kaya ba tila nagkaroon siya ng mas malaking dahilan para mas kaibiganin nga ang binata? Sabi nga ni Bianca, kung tunay na mayaman ang pamilya nga ni Jiyoung, baka sakaling siya'y matulungan upang makabalik ng pag-aaral. Baka raw sakaling siya ay mapapautang. Handa naman daw siya magbayad. Kaya nga lamang, sa paglipas ng panahon, ang pagiging magkaibigan ng dalawa, mas lumalim ng mas lumalim. Hanggang sa iyon, nagkakagustuhan na nga ang dalawa. Kaya lang, hindi nga ito itinakda ng panahon. Kinailangang umuwi ng Pilipinas nitong sina Bianca kasama ang kanyang ina na si Rica. Bago nga sila umuwi ng Pilipinas, sinagot ni Bianca ang lalaking ito. Sa makatwid, LDR muna sila. Ang mga bagay na ito ay hindi alam ni Rica. Well, kung tutusin, wala siyang pakialam. Ngayong nasa Pilipinas na itong sina Bianca, may mga pagkakataong nakapaglalabas siya ng sama ng loob sa kanyang boyfriend na si Jiyoung. Awang-awa ito sa kanyang kasintahan. Bakit daw ganoon? Masyadong unfair. Hala, nagulat na lamang itong si Bianca nang biruin siya ng kanyang kasintahang ito. Ang sabi kasi ni Jiyoung, bakit hindi naman siya ang umuwi ng Pilipinas? Ang plano nga raw ni Jiyoung ay magkaroon na
ng property sa Pilipinas. Yung malapit lamang kina Bianca para at least meron siyang mauuwian sa pagkakataong gustuhin niyang muling bumisita. Siyempre, masyadong nabigla ang dalaga. Kaya para sa kanya, baka naman hindi nga totoo. Baka nga kwento-kwento lang. Plano-plano lang. Hanggang itong si Gio'ng pumunta ng Pilipinas, binisita ang kasintahang si Bianca. Sorpresang sorpresa nga itong si Bianca. Hindi niya akalaing makakayakap niyang muli ang kasintahang iyon. Sinamahan niya ito sa mga kailangan niyang puntahan. Kaya lang, mayroong nangyaring hindi niya inaasahan. Aba, sino ba kasing mag-aakala na itong kanyang kasintahang ito? Bumili pala ng resort. Hindi ganung kalaki pero komportable. Malawak. Ang nakakagulat, sa kanya ipinangalan. Tulad ng alam nating lahat, hindi maaaring magmay-ari ng mga property sa Pilipinas ang isang foreigner. Kaya, nakapangalan ito ngayon kay Bianca. Kinausap ni Gio'ng si Bianca at sinabing willing siyang mag-hire ng maaaring makatulungan itong kanyang kasintahan. Basta, umalis na nga raw ito sa poder ng kanyang ina. Tutal, hindi na nga raw makatao ang turing sa kanya. Hindi na parang isang anak. Well, sa matagal na panahon, ganoon naman talaga ang turing sa kanya. Ganong kababa. Hindi na anak ang turing sa kanya. Nitong si Rica. Kaya para kay Gio'ng, hindi na nga raw karapat-dapat na magstay pa itong si Bianca sa poder ng kanyang ina. Huwag na nga raw niyang ipilit ang kanyang sarili. Bakit hindi siya mangarap para sa kanyang kinabukasan? Willing siyang tulungan ng kasintahan. Mahal niya ito eh. Si Bianca hindi makapaniwala. Para bang panaginip lamang ang lahat ng ito. Pero hati ang kanyang damdamin. Tutuloy ba siya sa pag-alis? Iiwan ba niya ang kanyang ina? Handa na ba siyang lumayo? Binigyan siya ni Gio'ng ng isang linggo upang makapag-isip-isip. Naluluha na nga itong si Bianca dahil hindi na nga niya malaman ang kanyang gagawin pero positive ang kanyang pakiramdam. Nais na nga niyang umalis. Tutal, parang pabigat lamang siya sa kanyang ina sa matagal na panahon. Dahil kung hindi, hindi naman siya itatago. Hindi naman siya ililihim, di ba? Matapos ang 5 araw, muling nagpangita ang dalawang magkasintahan, si Bianca at itong si Gio'ng. Itinakas ni Gio'ng itong si Bianca. Palibhasa itong si Rica, abalang-abala sa kanyang maliit na madyungan, sa kanyang mga pasugalan, at sa kanyang bunsong anak. Wala na nga siyang pakialam kay Bianca kung saan man nga ito makarating. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na siya'y lalayo sa kanyang ina sa loob ng mahigit 20 years niya sa mundong ibabaw. Sa wakas, matitigil na ang pagtrato sa kanya ng ganong kababa. Hindi na siya isang katulong, hindi na utusan, hindi na muchacha. Hindi na siya mumurahin sa harap ng maraming tao at hindi na nga siya sisigaw-sigawan bago matulog. Hindi na nga siya bubungangaan pag na-late siya ng gising. Malaya na nga itong si Bianca. Sa kasalukuyan, itong si Bianca ay doon tumitigil sa resort na binili ng kanyang kasintahan. Makatapos ang ilang mga araw, mga linggo, si Gio'ng kailangan nang bumalik ng Korea. Ganoon pa man, nakamonitor pa rin nga ito sa kaligtasan at kasiyahan nitong si Bianca. Mahal na mahal niya ang dalaga. Nung simula, wala pang ka-guest-guest ang resort na iyon. Nag-iwan ng pera ang Koreanong si Gio'ng sa bangko para magamit ni Bianca sa panahon ng pangangailangan. Balik naman tayo sa bahay ni Rica. Aba, hanap siya ng hanap kay Bianca. Lahat ng kapitbahay, kanyang tinanong kung nakita ba ang kanyang alalay. Wala na ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga damit, maging kanyang sapatos at bag. Kaya sa malamang, lumayas na nga ito. Bagay na expected na nga ng mga kapitbahay. Ang sabi ng karamihan, dapat lamang na itong si Rica ay maiwan.
tutal, masama naman ang kanyang ugali. Hala, ayun si Rica, nagwala na nga rin. Nakaaway tuloy niya ang kanyang mga kapitbahay. Ngayong wala na nga sa bahay na iyon itong si Bianca, nagtaka si Choi nang bumalik siya galing Korea. Nasaan na ang dalagang iyon? Nasaan na ang nag-aalaga sa kanyang uniko iho? Wala silang pagpipilian. Kailangang kumuha ng bagong yaya itong si Rica para mag-alaga sa kanyang anak at asawa. Kaya lang may konting problema. Itong si Rica, napakaselosa. Pinagseselosan nga niya ang yayang kanyang kinuha para mag-alaga sa kanyang anak. Kaya itong si Rica at Choi, palagi nang nag-aaway, nagtatalo sa maliit na bagay. Dahil sa pagkatalong ito, si Choi parang nawawala na nga ng gana kay Rica. Kasi itong si Rica, napapabayaan na nga rin ang kanyang sarili. At ang kanilang pagsasama ay lumabo na nga ng lumabo hanggang sa ang kasal na kanilang plano ay unti-unting nawala. Nakakalungkot man subalit dumating sa puntong ang Koreanong si Choi nagpasyang hindi na nga umuwi ng Pilipinas. Ni hindi tumatawag, ni hindi nagte-text, ni walang video call sa kanyang kasintahang si Rica. Dahil sa kanyang sama ng loob dito. E paano ba naman, napag-alaman niya na ito palang si Rica, walang kaipon-ipon. Pagkatapos ng lahat ng perang kanyang ibinigay, nakakapanghinayang. Pakaramdam nga ni Choi, ginamit lamang siya ni Rica. Napakaliit ng mundong ito, sino mag-aakala na ang kasintahan pala ni Bianca na si Jiyoung ay kakilala ni Choi. Ipinagtapat nitong si Jiyoung kay Choi ang buong katotohanan. Laking galit nga ni Choi nang malaman ang panloloko sa kanya. Una, sa usaping pera. Pangalawa, sa paglilihim ng buong pagkatao ni Bianca. Natakot tuloy si Choi na baka dumating ang panahon na maging ang anak niya dito kay Rica ay itrato din ng ganoon. Nang parehong araw, tumawag si Choi kay Rica pagkatapos ng halos mahigit 3 buwan nang huli silang magkita. Ang sabi nga ni Choi, alam na nga daw niya ang buong katotohanan. Kaya wag na nga raw umasa pa si Rica na siya ay papakasalan. Halos mahimatay itong si Rica habang kausap si Choi. Lalo na nang sabihin nga ni Choi na bahala ka na sa buhay mo kung hindi mo kaya maging tapat sa akin mulat sa pulpa lamang. Anong aasahan ko sa iyo? Baka nga hindi sa akin yung anak mo. Sabay baba ng telepono. Kawawang Rica. Mukhang dumating na ang kanyang karma. Wala ni isang tumutulong sa kanya ngayon. Wala siyang mataingan, walang makwentuhan. E paano ba naman? Lahat halos ng kanyang mga kaibigan, lumalapit lamang sa kanya dahil nakakautang sa kanya. Pero nang sabihin niya at ipakita niya ang kanyang tunay na pagkatao, lumayo na ang mga ito sa kanya pagkatapos magbayad sa kanya. Dahil sa mga nangyaring ito, hindi na nga itinuloy ni Choi ang kanyang planong pagbili ng malaking lupain at pagkapatayo ng magandang tahanan para sa kanilang magkasintahan. Nonsense na ang lahat ng ito. Hindi na nga siya kumukonta kay Rica, hindi na nga siya tumatawag, hindi na nga siya nagpapadala ng pera. At lahat ng bank accounts niya, wala na ngang laman. Inilipat na nga niya ng ibang bangko. May nabili man siyang ilang pag-aari sa Pilipinas, hindi na nga hinahayaan o pinapayagan si Rica na pumasok sa loob noon. Wala siyang karapatan. Kung sa bagay, siya rin ang gumawa ng sariling dahilan para bumagsak ang kanyang buhay. Lumipas pa ang ilang mga buwan, tuluyan na ngang naubos ang perang hawak ni Rica. Siyempre, paanong hindi mauubos yun? Tuloy pa rin ang kanyang luho, ang kanyang pagsusugal. Di ba nga,
Nagbabayad pa siya ng yaya na mag-aalaga sa kanyang anak kasi hindi pa rin siya tumitigil sa pag-asa na babalik ang kanyang Koreano. Hanggang sa makarating na nga kay Bianca ang totoong nangyari sa kanyang ina, na naghirap na nga ito, na nahihirapan pa rin ito hanggang sa ngayon. Ipinalam ito sa kanya ng kanyang mga kamag-anak. Pero ang sabi nga ni Bianca, pabayaan, hayaan ang matuto. Baka sakaling magbanat ng sariling buto. Yan din ang sabi ng ilang mga malayong kamag-anak, malayong tiyahin at tiyuhin niya. Nasaan na nga ba ngayon si Bianca? Aba, kasama na nga niya muli ngayon ang kanyang kasintahang si Jiyoung. Wala na nga siya sa Pilipinas. Nasa Korea na nga ito at mukhang nagkakasundo nga sila ng pamilya ni Jiyoung sa Korea. At hindi nagtagal, nagpakasal na nga ang mga ito. Itong si Bianca ay hindi kinagiliwan o ginusto ng pamilya ni Jiyoung dahil lamang sa siya ay kaawa-awa. Dahil lamang sa buhay na kanyang dinanas sa Pilipinas, hindi lang dahil doon. Minahal siya ng mga ito dahil sa kanyang ugali at sa kanyang talino. Isa pa, never siyang nagtaksil sa kanyang kasintahan. Sinong mag-aakala na itong si Bianca noon ay halos api-apihin ang kanyang sariling ina, kinakawawa at inaalipin nga nito? Ngayon ay maalwa na ang buhay kasama ng kanyang asawang si Jiyoung. Alam niyo ba, nung magpakasal ang dalawa sa Korea, imbitado pa itong si Choi. Mulat sa pool kasi, hindi naman talaga naging masamang tao si Choi dito kay Bianca. Nang magkausap itong si Choi at Bianca, ay napag-usapan nga nila na balak nga pala ni Choi na kunin ang kanyang anak kay Rika kapag naiayos na nga niya ang mga dokumento. Kapag napatunayan nga niya na ang batang iyon ay kanya. Habang si Bianca at ang kanyang asawa, maging si Choi ay nasa Korea din, si Rika nasa Pilipinas. Nagawa niyang matunton at hanapin ang resort na pag-aari ng kanyang anak na si Bianca. Pumasok si Rika sa resort at nagpakilalang siya nga raw ang ina ni Bianca. Nagyabang pa nga ito at nagtaray sa mga staff doon. Aba, kung umasta, akala mo eh kung sinong senyora. Agad namang tumawag ang sekretarya ni Bianca sa kanya at ipinaalam ang pagdating ni Rika. Ang sabi ni Rika, oh, ano to? Ito ba ang klase ng serbisyong ibinibigay ninyo sa resort na ito? Aba, sayang naman ang pinapasahod sa inyo ng anak ko. Ano, kumilos kayo. Labasan niyo ako ng pagkain. Ina ako ng inyong boss. Hindi ba kayo nahihiya? Yan ang sigaw ni Rika. Maya-maya nagsalita na ang sekretarya nitong si Bianca at ipinalam nga niya ang sinabi ng kanyang amo na ang sabi nga daw ni Bianca ay hindi allowed itong si Rika sa lugar na iyon. Pinapaalis na ang babaeng ito. Ang dagdag pa nga niya, kung tutuusin, tita lamang daw nitong si Bianca itong si Rika. Matagal lang wala ang ina nga raw nitong si Bianca. Hindi niya nga raw kinikilala ang babaeng ito ngayon. Hindi na kahit kailan. Nagbanta pa yung sekretarya na handa siyang tumawag ng mga pulis kung hindi pa aalis ang babae. Dahil dyan, napahiya na nga lamang si Rika. Maya-maya, nagdatingan pa, naglabasan pa yung mga guest sa resort na iyon. Pinagtitinginan nga itong si Rika. Habang nangyayari ito, tumawag naman si Bianca sa kanyang mga tiyahin at sinabi ang ginawa ng kanyang ina. Palibhasa siguro yung natakot sa mga pulis, kaya itong si Bianca umuwi na nga muli sa kanila. At doon, sinalubong siya ng kanyang mga kamag-anak. Kapal naman ang mukha mo. Ang tibay ng sikmura mo, Rika. Nagawa mong hanapin ang resort ng anak mo at doon ipapangaladakan mo na anak mo si Bianca. Dahil ano, maganda ng buhay niya ngayon? Na nagawa niya maging successful nang hindi umaasa sa iyo?
wala kang anak kundi ang anak mo kay Choi. Diba? Yun ang itinaga mo sa kanyang utak. Tapos ngayon? Wala kang kahihiyan? Kung ako ang tatanungin mo, deserve mo mga bagay na ito. Dapat lang sa'yo ang nangyari sa'yo. Napakaraming isinakripisyo ng anak mo para sa'yo. Ang kanyang sarili? Ang kanyang sariling damdamin? Ang puso niya? Kahit ang kalusugan niya para sa'yo? Para alagaan niyang anak mo? Lahat yun ginagawa niya para sa'yo kasi mahal ka niya at hindi ka niya kayang iwan. Kahit akong tutuusin, maraming pagkakataon sanang iniwang ka na nga niya. Ang daming offer sa kanya noon. Lahat tinalikuran niya para sa'yo. Tapos yung minsan piliin niya ang sarili niyang kaligayahan, magkakaganyan ka? Kahiyahiya ka? Kung akong iyong ina, itatanggi rin kita. Yan ang sabi ng isang tiyahin nga nitong si Rica. Ang tungkol ni Rica, ano bang pinagkaiba niyo sa akin? Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Huwag ka masyadong mayabang, hindi ka rin perpekto. Marami ka rin palpak. Ano? Baka nakakalimutan mo. Ilang beses ka nang umutang ng pera sa akin dahil sa mga kapalpakan ng negosyo mo. Diba? Oh, maaaring hindi mo kasalanan. Pero sadyang tanga ka at pabaya ka. Kaya ka nagkakaganyan. Malas ka eh. Diba? Kaya nga namatay ang asawa mo. Oh, ano? Sinasabi ko sa iyo eh. Utang ba, Rica? Pinapatawa mo ako. Sabihin mo nga sa akin. Ilang araw na, halos mag-iisang buwan ang nasa piling ko ang anak mo. Ang anak mo kay Choi. Ako nagpapakain, ako nag-aalaga. Ako nagpagamot. Ni hindi mo nga alam na siya'y na-ospital, hindi ba? Huwag kang umasta, huwag kang umarting parang gulat na gulat ka. Alam mo yun. Sadyang wala ka lang pakialam. Utang baka mo? Nakakatawa ka. Yan mismo ang problema sa'yo. Tandang-tanda mo, pag inuutangan ka, pero hindi mo maalala kapag binayaran ka na. Ang kapal ng mukha mong singilin ako at ang kapal ng mukha mong idawit sa storyang ito, sa usapang ito ang namatay kong asawa. Namatay siya dahil sa karamdaman. Namatay siya dahil sa mga bagay na hindi ko naman kontrol. At kung huwag mong palabasin na para bang ako ang may pagkakamali dito. Kasi ang usapang ito ay tungkol sa'yo at sa kapabayaan mo bilang isang ina. Hindi na nga nakapagsalita pa itong si Rica dahil tama naman ang sinabi ng kanyang tiya. Kung ni dahil sa kanyang tiya, wala silang kakainin. Wala silang gamot na iinumin. Ni wala sila dapat kuryente tubig ngayon. Lahat yan, binabayaran ng kanyang tiya. Tapos ngayon, sisingilin pa niya? Matindi. Makalipas ang halos isang linggo, dumating ang abogado nitong si Choi at kinukuha na ang anak ni Choi dito kay Rica. May mga kasunduan na nilatag ang abogadong ito. Kapalit ng lahat-lahat ay 50,000. 50,000 kapalit ng pirma ni Rica. Sinasabi ko nga sa inyo, mabilis pa sa alas 4, tinanggap ni Rica ang pera. At napapaiyak na nga lamang ang ilang tiyahin. E paanong hindi? Mabilis niyang ipinagpalit sa pera ang kanyang anak. Ang sabi nga ng ilan, kung sa bagay, mas mapapaganda ang buhay ng batang iyon sa Korea kasama ang kanyang tunay na ama kumpara dito kay Rica. Ang matindi dyan, magmula nang makuha ni Rica ang pera, ni hindi man lamang siya yumakap o bumuhat man lamang sa kanyang anak, ni hindi man lamang siya nagpaalam, wala. Agad nga itong umalis at hindi na nga nagsalita pa. Pumasok ng bahay at nagkulong na nga doon. Maging ang abogado, napakamot na lamang ng ulo. Sa wakas, nakuha na nga ni Choi ang kanyang anak. Napatunayan niya na kanya talaga yun gamit ang DNA test. At least masisiguro na nga niya ang magandang kinabukasan ng kanyang uniko iho.
Pero nasaan na nga ba itong si Bianca ngayon? Nasa Korea pa rin kaya siya? Nako, wala. Nasa Pilipinas na nga ito. Ang mga negosyo nga niya sa Pilipinas, pinadagdagan pa niya. Alam niyo ba, kaya pala sobrang busy nitong si Bianca dahil bukod sa kanyang buhay may asawa, ay ipinagpatuloy niya rin ang kanyang pag-aaral doon sa ibang bansa at ngayon, nakapagtapos na nga rin. Hanggang itong si Rica, nakapag-abroad. May isang taong tumulong sa kanya na makapag-abroad. Nagtrabaho siya sa Amerika. Ang problema, ngayon, wala nang ang balita sa kanya ang kanyang mga tiyahin. Ilang taon pa ang lumipas? Tama na naman ang tiyahin ni Rica. Bumalik ng Pilipinas itong si Rica na sobrang payat. Halos butot balat na. Malamang walang naipundar, walang kapera-pera. Ang mahirap pa dito ay nagkaroon siya ng karamdaman. Ang karamdamang ito'y nakuha niya sa pakikipagtalik niya sa iba't ibang mga lalaki. Well, hindi ko sigurado, yan ang balibalita. Eh di ba nga, mahirap lang naman ang buhay ng kanyang mga tiyahin doon sa kanila. Hindi naman siya kayang matulungan na. Isang hapon, bigla na nga lamang nagsisigaw itong si Rica. Napakasakit daw ng kanyang katawan at parang dinudugo pa ito. Hindi raw siya makahinga. Nahihirapan na daw siya. Sigaw nga siya ng sigaw kaya ilang mga kapitbahay ang tumawag na nga sa barangay upang humingi ng saklolo. Kaya nga lamang, dead on arrival na itong si Rica nang madala sa ospital. Pumanaw sa mundong ito. Itong si Rica nang hindi man lamang nakakahingi ng patawad sa kanyang mga anak at sa mga taong naloko nga niya. Ang burol at libing ng katawan ni Rica, si Bianca ang nagasikaso at bago nga mailibing ang katawan nitong si Rica, dumating muli itong si Bianca upang iwan ang kanyang huling mensahe sa kanyang ina. Ang kanyang sabi, "Tayang po, inay. Kung sana lamang po hindi kayo nagbago. Kung sana nga lamang po hindi po kayo naging mukhang pera. Kung sana nga lamang po pinahalagahan niyo po ako bilang anak po ninyo. Hindi po sana ganito. Alam niyo po ba, sa matagal na panahon, palagi po kayong kasama sa pangarap ko. At napakahirap para sa akin talikuran kayo. Pero sa huling pagkakataong ito, gusto kong patawarin ang sarili ko. Dahil ginawa ko lang lahat ng iyon kasi yun ang alam kong tama ng pagkakataong iyon. Sumalangit na wangin yung kaluluwa, inay. Gusto ko pong malaman yung pinapatawad ko na po kayo. Alam kong huli na ang lahat pero kahit na hindi kayo humihingi ng patawad sa akin, kahit na kahit kailan, hindi kayo humingi ng tawad sa akin, pinapatawad ko na po kayo. Paalam po, inay. Paalam po. At dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hello everyone! Shout out time muna ha! Binabati ko po si Miss Josefina Fuelias, Margarita Seniza, Mary Ann Riego, Kayla Tamayo at Corazon Mendoza. Kasama na si Miss Verna Goodfellow, Bong Delgado, Merlaline, Melinda Enosa, Gloria Narciso, Jocelyn Henoin, Princess Rucker, Dolly Bidonia, at Bina Gisnan. Hello din po sa inyo, Miss Encarnacion Caratao, Shirley Negrillo, Rosemary Melendres, Florencia Leonor, Avelina Bores, Imelda Wada, Yolina Bautista, Lovely Cha at Dominador Solis. Mga ka-Vonnie Malia, kung okay lang po sana, gusto kong makahingi ng kaunting tulong mula sa inyo. Gusto ko pang mas mapalawak ang naaabot ng ating mga storya. Mas marami pa sana ang mas makalam ng ating channel, kaya kung okay lang sa inyo, if you don't mind, sana po okay lang na
magawa nating i-share ang bawat storyang ito sa ating mga Facebook pages at sa mga social media accounts. Malaking tulong po ito para sa atin, para mas magpatuloy pa ang ating mga storya at mas magpatuloy pa ang pagdami ng mga taong maaari nating ma-inspire, mabuksan ang isipan, at mas maparealize kung ano nga ba ang buhay na meron tayo ngayon. Mga ka-Volimalia, kung meron po kayong mga suggestions, mga opinion, please comment down below.